Bakit hindi po targetin ang mga lalaki tulad po ng mga oil companies? Sa oil smuggling, malaki po ang perang nawawala by the millions, by the hundreds of billions of pesos every year ang nawawala sa oil smuggling. Kapag hindi po kayo nakapag-provide sa amin ng 1,700 na binisitahan mga gasoline stations, then nambubullshit po tayo sa isa't isa. Meaning, binubullshit ng gobyerno ang taong bayan at binubullshit po ng customs, ng BOC, at BIR, at BOC, ang taong bayan. So, nagbubullshitan lang po tayong lahat. Welcome to the DIYO News Channel. My questions? Hello, Mr. Chair. Brad, Senator Rafi, of the floor, sir. Yeah, my questions will be directed to the BIR and the Bureau of Customs. Noong 2010 po, sabi po ng BIR, kailangan daw po mag-issue na ng resibo ang mga pedicab drivers, tricycle drivers, at vendors. Now, noong 2017 naman, sabi ng BIR, in fact, inatasan nila ang kanilang 123 collectors, 123 revenue district officers na para mag-ikot nationwide, i-monitor at ilista ang lahat ng sari-sari store para sa posibleng pagbubuhis sa kanila. Noong 2019 naman, sabi ng BIR, buwisan ang lahat ng vloggers. Ang tanong po, tuwing kailangan ng BIR na mag-increase sa tax collection, maliliit po na mga kababayan natin ang tinatarget. Kung gusto po talaga ng BIR na taasan ang koleksyon nito, bakit hindi po targetin ang mga lalaki tulad po ng mga oil companies? Sa oil smuggling, malaki po ang perang nawawala by the millions, by the hundreds of billions of pesos every year ang nawawala sa oil smuggling. Sabi po ng gobyerno natin through DOF, ang savior daw dito ay ang fuel marking. Tama po ba? Dahil sa fuel marking, 439 billion pesos daw po in oil collection taxes ang nalikom. Tama po ba? 439 billion? Is that right? Do I hear anybody from the DOF? Wala ata tayo. Hello? Mr. Chair? The commissioner is here, is going to answer. Yeah. 439 billion po ang nakolekta raw po mula sa langis. Yes, Your Honor. For sa fuel marking, napatigil na po ang oil smuggling. Gusto ko lang pong masiguro na tama po yung amount na akin pong nabasa, press release po mula sa DOF, 439 billion. Yes, Your Honor. Actually, from September 2019 to July of 2022, equivalent, the government collected 457.98 billion pesos, Your Honor. Oh, I stand corrected. Thank you po for that figure. Diyan lang muna kayo. Now, kailangan ko po ng data mula sa UNCTAD. Alam niyo po itong UNCTAD? Yung United Nations Conference on Trade and Development. So, kasi po, yung UNCTAD, meron po silang records ng lahat ng mga oils, oil companies, o sa lahat ng bansa na nag-export ng oil sa Pilipinas. So, I need yung data po dyan. And then, I need also the data from the BOC kung by the liters, ilan po ang mga oil na inimport sa atin na fuel marking natin. Kasi po, lahat ng oil na inimport natin eh dumadaan po yun sa fuel marking. Tama po. So, ang ibig ko lang po sabihin, sana po yung data ng UNCTAD at data ng BOC magkatugma, mag-zero-zero. Can I see those datas? Yes, Honor. Yes, Your Honor. We will submit to your office, Your Honor. Okay. Number two. Ayon po sa terms of reference between SGS, yan po ang kinuhang company, kinontract po natin, a Switzerland-based company, kinontract po natin gobyerno, 1.9 billion a year ang contract para magsagawa ng tinatawag na fuel marking. Tama po. At sa terms of reference po nila,
dapat 1,700 gasoline stations nationwide ang nagagawa nilang fuel marking. Yan po ba ay nasusunod? So ibig sabihin, dapat po 1,700 ang napuntahan physically ng team na composed of Bureau of Customs, Department of Energy, and SGS. 20 teams po yan. So dapat 1.7 gas stations ang napuntahan nila. Ang tanong, nagagawa po ba yan? Your Honor, let me direct your question to the Deputy Commissioner for Enforcement of the Bureau of Customs, Attorney Teddy Raval. He's the point person for the fuel marking program, Your Honor. Okay. Deputy Commissioner Raval, kasi pinagmamayabang po ng DOF na, oh, dahil po sa fuel marking, natigil po yung smuggling. Dahil sa fuel marking, kami po ay nakapag-collecta ng 450 billion pesos. Okay? So gusto ko lang po i-test ito pong press release ninyo. Kung yan po ba'y tama o nambubullshit lang po kayo sa taong bayan. So, again, Deputy Commissioner Raval, yan po ba ay natutupad, na ipatutupad ninyo yung nasa terms of reference sa between the government and SGS na 1,700 gas stations ang dapat na for fuel marking? Deputy Commissioner Raval? Is DEPCOM Raval online, Commissioner? He was online earlier, Your Honor. I will give me time, Your Honor. I will contact Deputy Commissioner Raval, Your Honor. Okay. Follow-up question doon po sa sinabi ko. Bigyan niyo po kami ng record niya na gusto ko po. Yes, Your Honor. Magte-testing po tayo random. Magbibigyan ko ng isang buwan. Okay, 2019. Sabihin natin December 2019. Kailangan ko po ng data ng 1,700 gasoline stations na physically pinuntahan ng SGS, Bureau of Customs, and DOE. Kapag hindi po kayo nakapag-provide sa amin ng 1,700 na binisitahan mga gasoline stations, then nambubullshit po tayo sa isa't isa. Meaning, binubullshit ng gobyerno ang taong bayan at binubullshit po ng customs, ng BOC, at BIR at BOC ang taong bayan. So nagbubulsitan lang po tayong lahat. Pangatlong tanong, doon po sa 1,700 gas stations every single month na pinupuntahan, ano po ang resulta noon? I need the data of all those gas stations na pinuntahan. Meron bang nag-fail? Ilan ang pumasa? Ilan ang fail? And I don't believe, pag sinabi niyo lahat pumasa 100%, I wouldn't believe that. So, yun doon sa mga nag-fail, ano po ang mga ginagawang aksyon ng BOC? Yes, Your Honor. Regarding the gasoline stations that the Bureau of Customs has conducted visitorial powers, we conduct a checking for fuel markers, and if the required percentage of fuel markers is not enough to state that it is up to the threshold, then the fuels are seized and forfeited in favor of the government, Your Honor. At kasama po ata dyan, yung gasoline station po ay napapasara, tama? Ilan na ho bang gasoline station na papasara? What we during the pendency of the hearing, Your Honor, the gasoline station is closed, but what we are seizing is the fuel, Your Honor. Okay. Pero po, can you give me a list of the gasoline stations na nag-violate doon, meaning nag-fail doon sa fuel marking? Ilan po sa kanila ang were found to be not compliant or they failed the fuel marking program? And then, ano po ang nangyari sa kanila? Sila ho ba'y nakasuhan? Kung sila'y nakasuhan o napasara? And I need a list of those gasoline stations na napasara. Para, yes, Your Honor. Para po sa amin na talagang diretso po ang inyong trabaho at hindi po kayo nanluloko sa amin, sa taong bayan. Yes, Your Honor. We will provide your office the list, Your Honor. Okay. Now, sa terms of reference din, sinasabi na after the 5-year contract sa SGS, dapat po itatransfer na po yung technology ng SGS sa Philippine government. Bakit? Wala ho atang balak na gawin yan ng SGS para makatipid na po tayo ng 1.9 bilyong kada taon.
Alam niyo ba yon na may tinatawag na transfer of technology, and then yung formula po na ginagamit ng SGS sa fuel marking, itatransfer na rin po yan sa ating gobyerno. Yan po ba'y nagawa na kasi mag-expire na po yung contract by next year. Ngayon, balita ko po, nagkakandara pa ang karamihan dyan sa DOF, Department of Finance, na i-renew yung contract. Status ko, kung ano yung dating kalakaran, yung pa rin. Pero para sa akin, dapat sundin kung ano nakalagay sa terms of reference na by after that 5-year contract, ipapasa na po yung technology sa atin, pati yung formula, nang sa gayon, tayo na po ang gagawa at para makatipid po tayo ng 1.9 billion pesos a year. Iho ba, sir? Yes, Your Honor. The Bureau of Customs is continuously training our personnel regarding the fuel marking procedures, Your Honor. Ako po bilang committee chair sa Energy, haharangin ko po ang renewal ng SGS, ng kontrata ng SGS sa gobyerno, because I see, nakikita ko po rito, na useless po ito. Yung sinasabi niyo po, tumaas ang koleksyon, 450 billion, tumaas po yung presyo ng mga langis eh. Natural, pagtaas ng presyo ng mga langis, tataas yung koleksyon dapat. Di po ba? Yes, Your Honor. So in this case, parang niloloko nila po ang taong bayan. Ay, tumaas yung singil namin nung dumating po yung SGS by 450 billion in the span of 3 years or 4 years. Of course, tataas yan. Eh, nagtaasan yung presyo ng langis eh. Alangan ba naman, mag-steady pa rin kung ano yung koleksyon ng 2018 na wala pa yung SGS. Ibig sabihin sa 2019, hindi taraas. Of course, tataas yan. 2020, tataas yan. Every year, tataas yan kasi tumataas ang presyo ng langis. Dumadami yung konsumo. Dumadami yung sasakyan. Dumadami yung mga factory. Of course, gagamit yan ng mga gasolina. Tataas talaga ang koleksyon. So, wag niyo pong gamitin yung SGS para lamang makapanloko kayo. Para sa akin kasi, itong SGS ay inutil po. Nagsasayang po tayo ng pera. Tuloy-tuloy pa rin po yung smuggling. Kaya nga po, ang point ko rito, being, kayo po dyan sa BIR, now, welta ko sa BIR, kayo po dyan sa BIR, tuwing gusto niyo pong makakolekta ng karagdagang buwis dahil kayo po ay nagkaroon ng shortfall, hindi niyo po na-meet at yung target, ang pinag-iinitan niyo palagi, yung mga maliliit nating kababayan, akalain mo, pedicab, tricycle driver, pag-i-issuean niyo, obligahan niyo mag-issue ng OR, hindi ba bullshita na tayo niyan? Sinabi po yan mismo ng inyong commissioner ng 2010. Mr. Chair? Commissioner Guillermo, go ahead, ma'am. Okay, magandang umaga po. Ang basic principle po ng taxation is to be just and fair. So, hindi po totoo. Sa small taxpayers po ang aming focus. In fact, we have large taxpayer surveys na nakafocus po sa mga large taxpayers. Sa region po, meron po kami mga medium taxpayers. Yung small taxpayers po, hindi po namin yan napapag-initan. Lahat po dapat mag-issue ng resibo, whether small, medium, or large taxpayers. Madam Commissioner, noong 2010, tama po ba ito, yung pedicab? Pati pedicab ba naman? Hindi po lahat kailangan mag-issue ng resibo. Sa isang press release noong 2010, sinabi po na inyong commissioner, dapat ang mga pedicab driver at tricycle driver mag-issue ng OR sa bawat pasahero nila. Nabasa ko po yan. Titingnan ko po, hindi ko po ano. Meron po yan. Hindi naman po namin, hindi mo po mamaykpit sa mga pedicab at lalo kung less than 100 pesos naman yung ini-issue nila. Nakakatawa nga po, ma'am. Nakaka-high blood nga po, ma'am. Pag initan nyo yung mga pedicab driver, samantala na dyan yung mga old smugglers na they get away with it. Hindi. Wait a minute. Now, noong 2017, sabi naman ng inyong commissioner, kailangan mag-deploy siya ng 123 revenue district officers nationwide para doon sa paglilista sa lahat ng sari-sari store upang nang sa gayon sila ay mabuisan. Pati ba naman sari-sari store na pantawid gutom na lang yan? Kaya nasa sari-sari store yung mga kababayan natin, yung mga housewives, para may pambili ng gatas, may pambili ng ulam sa kanilang pamilya dahil hindi sapat yung kinikita ng kanilang husbands dahil below minimum wage earners sila. Pati ba naman yung pag-initan? Ba't din nilang pag-initan itong mga smugglers, especially itong sa oil?
na nag-exhibition kayo sa kasinungalingan na sinasabi niyo you collected 450 billion because of SGS, na for me, it doesn't make sense. Unless kung may pakita niyo sa amin na talagang eh, yan ay because of masugid na pagkukolekta niyo ng langis at patas ang pagkukolekta niyo, tulad ng mga nabanggit ko, tulad halimbawa na tumutugma dapat ang records niyo sa UNCTAD at kayo na lahat ng langis pumapasok ay nabubuisan ay na oil marking, then I will believe na for fuel marking. At lahat ng gasoline station ay inyo pong isa-isa na pupuntahan. Na-follow niyo po, BIR, Commissioner, Madam? Opo, Your Honor. Siguro sa administrasyon na ito, talagang focus po kami sa large taxpayers at medium taxpayers. Yung batas po na tungkol sa ease of paying taxes, doon po sinasegment po ang mga taxpayers into small, medium, and large. So, bibigyan po namin ng simplified requirements ang mga small taxpayers versus the medium and the large taxpayers. Yun po ang talagang hindi po namin pag-iinitan ng small taxpayers, kundi bibigyan po namin ng magandang serbisyo para lumaki po ang kanilang negosyo. At doon po namin sila titignan pag lumaki na po ang negosyo nila. Tutulungan po namin silang mag-comply. Pero yung rates namin po sa small taxpayers, pareho lang po yan. Marami po akong natatanggap na reklamo mula sa mga small-time business owners, particularly mga Chinese, Filipino-Chinese, ibang probinsya, na sila po ay madalas na na-issue ng LOA. Ano ibig sabihin po ng LOA? Letter of Authority, nang sa gayon may karapatan ng NBI para busisiin ang kanilang mga records. Kadalasan po, kapag na-issue ng LOA, Letter of Authority, ang isang negosyo, ibig sabihin po niyan pera para doon sa nag-issue. Pasensya na po, mama, pasintabi. On the other hand, yung mga malaking kumpanya, yung mga large taxpayers, kadalasan po, hindi na-issue ng LOA. Nagkakaroon na lang pag-usap-usap dyan sa tabi-tabi. O dili kaya sa Starbucks o sa mga class na restaurant para doon pag-usapan yung pwede magkaroon ng arigluhan. Sorry again for the word, but this is a reality. Ang sa akin po talaga, ma'am, although I'm not saying na ginagawa niyo po ito, siguro po ito sa previous administration, wag na po maging practice ito na kung saan yung LOA nagagamit po ng ilang, hindi naman po lahat, ilang kawani ng BIR para mangikil po sa mga maliliit na negosyante. Meron po kasi dyan mga Chinese businessmen na maliliit lang po ang kanilang negosyo. Tama lang po ang kinikita. E kikilan mo pa, e magsasarap po ito. Your Honor, ang una po naming programa ngayon ay digitalization po. At suspended po ngayon lahat ang mga bagong audit. Dahil ang amin pong plano, ang mga LOAs is ang automated na po yan. Hindi po yan basta-bastang mai-issue ng mga auditors natin sa field at saka sa large taxpayer. Meron po tayong risk-based criteria na gagamitin at hinahanda po namin yung programa tungkol dito. Ang ginagawa po ngayon ng mga auditors natin ay linisin po ang kanilang backlog insofar as prescribing cases are concerned. At yan po ay monitor namin maigi using technology. So we hope that we will be successful in this digitalization program para po madali po naming malalaman yung i-address yung mga sinasabi niyo po ngayon. Very good. So supporta po ako sa inyo, Commissioner, doon po sa digitalization program ninyo para maging transparent na po lahat ng transaksyon diyan sa BIR. Good po yan. Sana po. Salamat po, Your Honor. Lalo madaling panahon. However, babalikan ko lang po yung BOC. BOC, I need those records. Please, give us those records para maipakita ko sa taong bayan na seryoso po kayo sa inyong trabaho, na wala pong magic-magic na nangyari diyan pagdating po sa oil smuggling. Yun lang po. Thank you po. Yes, salamat, yes, Your Honor. Yes, Your Honor. We will submit to your official. Follow-up na lang po, Commissioner Ruiz, dun sa hinihingi ni Senator Raffy Tulfo kay... Yes, Mr. Dep. Comraval, please. Yes, salamat, Jim. Senator Raffy, thank you for your questions.